taong matyaga ay mahinahon, ang isang taong mahinahon ay matyaga. Ang atin daw pong henerasyon ngayon ay impatience generation. Bakit po? Sapagkat usok-usok na yung mga instant, magic, gusto natin laging madali, laging maalwan, lagi tayong komportable. At kapag tayo nahihirapan, mga kapatid, gusto nating sumuko, gusto nating umayaw, gusto nating tumalikod, gusto nating mag-back out. At kapag ganun po yung attitude natin, hindi natin makakamit yung pangako ni Lord. Bahagi po, mga kapatid, ng ating pagiging anak ng Diyos ay ang pagtsatsaga at pagtitig. Ang pagiging Kristiyano ay hindi laging bed of roses. May mga turns, may mga tinig, may mga kirot, may mga abdi. At kapag tayo po'y dumadanas ng mga kirot at abdi, ang kailangan natin tiyaga, tiis. Kasi pag hindi, pwede tayong mawala sa presensya ni Lord or doon sa goal ng ating tinatahak. Our generation teach us when in crisis, go to another happy choice. Kapag daw tayo po ay nakakaranas ng crisis, anong sinasabi? Eh di humanap ka ng mas maalwan. Huwag kang magtiis. May choice ka pa naman. May po yung karaniwang naririnig natin ngayon, no? Iwan mo na yan, no? When you are frustrated, leave the situation. Di ba pag tayo ay nag-upustrate, sa halip na ipagpatuloy natin yung ating sinimulan, iniiwan na lang natin. At magsisimula ulit tayo. Kaya may mga taong walang matapos, puro simula. Nagsimulang mag-aral, hanggang ngayon 30 years old na nag-aaral. Papasok ng isang course, pag nahirapan, kukuha ng ibang course. Kaya hanggang ngayon nag-aaral pa rin, hindi pa rin nakakatapos. Ayaw magtiyaga, ayaw magtiis. When you are hurt, break the relationship. Kapag nasaktan ka, marami pa naman dyan iba, hindi maghanap ng bago. Kaya ang pagiging friend at pag-boyfriend ngayon, parang pagpapalit lang ng damit. Na kapag hindi mo na yung gusto yung amoy, iubarin mo na at magpalit ka na. O kaya parang pampers. Amen po, itatapon na lang. Ayaw nang maglaba. Amen. So, when we hurt, break the relationship. When you are disappointed, resign. Baka pag-disappointed ka na sa trabaho mo, hindi ka pa napopromote hanggang ngayon, hindi mag-resign, ang hirap pa namang maghanap ng trabaho. Alam niyo po, pag ako'y naglalakbay, at dumadaan ako sa mga school, nakikita ko po yung maraming student. At alam po natin, every year, ang daming gumagraduate. So ang tanong, doon sa mga gumagraduate na yun, ilang kaya yung trabaho magbubukas para ikaw ay makapasok doon sa course na kinuha natin. Kaya minsan, di po ba, yung trabaho mo ang layo-layo din sa course na iyong kinuha. Bakit? Eh wala kang choice eh. Masakla po nito pag hindi mo na gusto mag-resign ka, hahanap ka na naman trabaho, bago ka ulit matanggap, ubos na naman yung savings mo, inaasa ka na naman sa pamilya. Kaya minsan ang hirap-hirap po makaahon ng ating pamilya dahil sa impatience attitude. Kung hindi ka gusto, iwan mo na lang sila. Ayaw natin silang pagtiisan. Na para bang wala tayong pagkukulang at tayo lang yung nagtitiis, pero hindi mo alam, pinagtitiisan ka rin lang pala. Kapatid, pagtiyagaan mo ako ha? Unawain mo ako? Pagpasensyahan mo ako? Bakit po may mga nawawala sa gawain? Because of impatience attitude. Ayaw magtiyaga, ayaw magtiis sa kasama. Na parang siya lang yung mabait at yung kasama niya hindi talaga mabait. Pero lahat po tayo ay may kanya-kanyang kahinaan na dapat pagpasansyahan at dapat pagtiisan. Patience is the ability to wait. Ang dami pa naman pong mga delay sa buhay natin. Nasisira yung inyong pagiging magkaibigan kasi ikaw na lang lagi yung naghihintay. 10 years na kayong magkaibigan.
hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago yung friend mo, lagi pa rin late to continue doing something despite of difficulties. Gagawin mo pa rin yung isang mahirap na bagay, minsan kahit hindi mo gusto, kasi pag iniwan mo yun, wala kang matatag. Ay yung group of miners, mga minero. Gahanap sila po ng gold, then nagsimula po silang maghukay at napakalalim na po nung kanilang hinukay, pero wala silang nakuhang gold. Kaya nagdesisyon sila one day iwan na lang yung kanilang hinukay at naghinap sila ng ibang lugar. Pero merong another group na dumating at natitikmin nila na doon sa lugar na yun ay merong gold. At medyo naswerte po itong group na ito, yung second group. Kasi paghukay nila, hindi pa lumalalim na andun na po yung goal na hinahanap ng unang group. Ay kapatid, kung nagtiyaga ka lang sana, ay di nakuha ko yung goal. Kaunti na lang pala yung huhukayin. Ang lalim na nung kanilang hinukay, umalis pa, sasayin yung kanilang pagod. And minsan ganun po, abot kamay mo na yung tagumpay, umalis ka pa, nakuha tuloy ng iba. Suffer without complaining. Dapat inaavoid natin yung complain ng complain, murmur ng murmur. Isa yan sa ayaw ni Lord sa atin. Inis tayo. Kapag nainis na tayo, di ba? Pag halimbawa mayroon kang ginagawa tapos nainit ka, nainis ka, nag-complain ka, isang linggo mo nang ginagawa, pero nung nawalan ka ng pasensya, yung isang linggo mo pinaghirapan, bigla mo na lang sinira. Pero pag pinaghirapan natin yung isang bagay, ang hirap bitawan. Amen po? Katulad po ng mga relationship noon, ang mga ninuno natin, di ba? Katulad ni Jack, ni Hake, ni Jacob, 7 years na naglingkod sa kanyang mapapangasawa. Alam nyo, kapag pinaghirapan mo, iingatan mo talaga eh. Ay paano kung 7 days lang naging asawa mo na? Easy to get, easy to let go. Sa text lang, naging mag-boyfriend na kayo, walang kahirap-hirap. Ay di, wala rin hirap, nabitawan ka niyan. Pero kapag ikaw ay ginastusan niyan, pinaghirapan ka niyan, at pinahirapan mo siya, sigurado pag naging kayo, hindi ka siguro basta-basta iiwan. Malaki ang hirap mo dito eh. Hindi nagmamadali, hinihintay ang tamang panahon. Sabi niyo nga, tamang panahon. Patience is a moral virtue because it is contributes a happiness and living well. Kapag tayo po ay matyaga, nagagawa natin ng maayos yung ating mga ginagawa. Titiyak tayo, yung Prada ay nagiging pleasant. Pag tayo po'y nanonood ng mga nag-pay, parang ang dali-dali lang sa kanila. Pero alam niyo po, ang kanilang puhunan doon, patience. Matyaga nilang pinaghahalo-halo yung mga kulay bago makuha yung eksaktong kulay. Kaya pag wala kang patience, wala kang tiyaga, doon pa lang sa pag-mix ng color, maiinis ka na eh. Bago natin mapalitaw yung isang kulay na gusto mo, mahirap po yun. Tapos pag sasama-samahin mo sa isang pinta para gumanda, kailangan mo talaga ng tiyaga, ng pasensya. Amen? Sa buhay din po natin, kung gusto natin gumanda ang takbo ng buhay natin, kung gusto natin maging mapayapa ang buhay natin, kung gusto natin maging masaya ang buhay natin, kailangan natin ng tiyaga to develop our character and to be a good person. Alam po natin ang pagiging mabuting tao ay hindi madali. Ang outcome, pag tayo po ay merong pasensya at tiyaga, ano po yung outcome? Kabanalan. Sabi natin sa simbahan, hindi yan overnight process, long time process. At alam naman po natin, pag long time, kabahagi yan ang tiis at tiyaga bago lumabas ang isang magandang
prana, pagiging matyaga sa pananalangin. Walang banal, walang santo na hindi prayerful. Di ba dito ang aamin na nag-i-struggle siya sa kanyang prayer life? Lahat tayo. Amen? Mas masarap mag-pray na, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord, the same yesterday, amen. Magdasal ng rosaryo. Sino po dito ang nagro-rosary? Tapos sasabihin sa iyo, kailangan mo magdasal ng 1,000 rosary. 1,000 times. Ba? Kaya yung iba, pag nagdasal ng rosaryo, abagin ako pa rin, nagpupulo ka ng rush ang Panginoon niya sa isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae na, pinagpala naman ang iyo, anak ng Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami mo kasalanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Express. Amen po. Ang pagdadasal po ng rosaryo, hindi ganon. Amen. Hanggang maaari, mabagal eh, no? Kasi ang rosaryo ay hindi basta nire-recite, ninanamnam. At pag ninamnam niyo po yan, bago niyo matapos yung isang rosaryo, it takes time. Ay kung tayo po'y walang pasensya, hindi talaga tayo papasa doon. Nabagi noong Maria, nagpupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak mo sa Jesus. Pag sumabay po kayo dyan, sigurado marami sa atin ang magbabang out. Step ikaw na lang, pag ganyang kabagal ang rosaryo mo. Doon pa lang po, nasusubok na yung ating patience.